ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hacker! Sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Bayaw, tulad ng sinabi ko, pagkang malungkot, talagang ganyan lang ang buhay. Bayaw, salamat nandito ka na nagbibigay paliwanag sa akin. Kung wala ka, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Huwag kang mag-alala, bayaw. Nandito lang ako bilang tagapayo at taga-suporta mo. Bayaw, sandali lang ha. May tumatawag si cellphone ko. Hello? Ikaw pala, Tinyan Tiralos. Anong balita? Ano? May lead na kayo sa kung sino ang hacker? Sige. Hulihin ninyo. At ako na mismo ang sisintensya sa kanya. Sige, Tinyente. Bye. Bayaw, sino yung kausap mo? Si Tinyan Tiralos yun. Ang dating tauhan ko na IT expert. At ayon sa kanya, may lead na raw sila para kilalanin ang tarantadong hacker na bumibiktima sa mga kabarangay natin. Ganun ba, Bayaw? Kailangan managot siya sa kanyang ginagawang katarantaduhan? Ay, oo, Bayaw. Kaya kapag nahuli na nila, ako na mismo ang magpapataw ng parusa sa kanya para malasap niya ang pagbabayad sa nagawang kasalanan niya. May kumakataw. Sino kaya ang istorbong itaw? Sandali lang! Nandyan na! Marahay na aga sa'yo, Ate Punya. Ha? Ikaw pala, Bibang. Marahay nga aga rin sa'yo. Halika, pumasok ka. Salamat, Ate Punya. Maupo ka, Bibang. Tamang-tama ang dating mo. Kanina pa ako naghihintay nang makakainuman ka. Sandali lang at ihahanda ko ang alak at pulutan. Sandali. Bago tayo mag-inuman, gusto ko munang i-share sa iyo itong problema ko ngayon na nagpapabagabag sa aking damdamin. Ha? Ano ba yung problema mo na nagpapabagabag sa iyong damdamin? Natatandaan mo ba nung nagkita tayo sa paradahan ng tricycle? Oo. Yung pinaalalahanan kita tungkol sa scammer. Buti na lang at nagkita tayo. Kundi, napahamak ka na. Bakit mo naman natanong yan, Bibang? Yan ang malaking problema ko ngayon, Ate Punyang. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakakain. Anong naging problema mo doon? Magpasalamat ka nga at naligtas ka sa kapahamakan. Nagkamali ka ng hinala, Ate Punyang. Ako? Nagkamali ng hinala? Bakit? Dahil totoo pa lang si Upong Yon. Ano? Totoong si Upong Yon? Paano mo nalaman na siya nga yon? Si Darwina mismo ang nakakita at nagtampo tuloy sa akin dahil hindi ako sumipot sa date namin. Kaya tulungan mo ako, Ate Punyang, dahil hindi ko na siya makontak. Sabi ni Darwina, iblinak na raw niya ako. Andaw! Ate Punyang, tulungan mo ako. Gusto kong maglaseng. At pagkatapos, magpapakabatay na ako! Bibang! Ay,
pare, Gusteng, tagumpay na naman tayo. May paghati-hatiin na naman tayo mamaya. Ah, eh, inutusan ko na sila Aling Insyang at Punjeng para iparating sa mga kasama natin na may salo-salo na namang mamayang gabi dito sa bahay. At ibibigay ko na rin sa inyo yung mga parte ninyo. Pare, kinakabahan ako eh. Ay, bakit na naman? Ah, bakit ka naman kakabahan? Eh, malinis na malinis itong racket natin, pare. Yayaman tayong lahat dito. Eh, eh pare. Eh, nagkasalubong kami kahapon ni Kagawa at Adong. Oh. At napakatalim ng titig niya sa akin. Ha? Tapos, sinabi niyang traitor ako. At binantan pa ako, pare. Ah, anong bantayan, pare? Anong sinabi niya sa'yo? Eh, sabi sa akin eh, may araw din daw tayo. At pagsisisihan daw natin ang ginawa natin sa kanya. Nako, huwag mo nang pansinin ang pangit na adong na yun. Utak ipis yun, pare. Ang mabuti pa, tikman mo yung nabili kong alak. Ha, napakasarap, pare. Eh, pare, talagang kinakabahan ako eh. Paro kung susumbong tayo sa kinaugulan, eh, pati tayo na dito. Ano? Naku, pare. Hindi magagawa ni Adong ang magsuplong dahil binantaan ko siya na kung magsusumbong siya ay sasabihin nating lahat na siya ang leader natin. Alam niyo mga kapatid, kilala niyo ba yung kilala ko? Isang matandang babae, kabit pala ni Mang Tomas! Ang aga ng mga Marites na ito! Nandito na sila sa harap ng tindahan ni dating kagawad agi. Ah, Bibang! Pautang uli ng kape at asukal. Pautang! Ay, teka. Ay, nakasarado pala ang tindahan. Saan kaya ako pupunta ngayon? Saan ako, pala pupunta? Ako, mga kapatid! Hayan na yung kabet ni Mang Tomas! Ay, na ninyo! Naku! Makunat! Makunat ang kinabit ni Mang Tomas! Teka! Parang ako yata ang tinutukoy ng mga ito. Napakakunat! Sandali nga. Hoy! Kayong mga Marites! Sino bang tinutukoy ninyo? Ako ba? Ha? Ay, aba! Yung matandang pangit, sinigawan tayo! Hoy! Mga tismura kayo! Ididimanda ko kayo! Paninirang po niyang ginagawa ninyo! Ha? Nako! Bakit mo kami didimanda, Abel? Ano kasalanan naman? Eh, sinabi ninyong kinabit ako ni Tomas? Ay, hindi naman totoo yun ah! Ano? Aba! Bakit eh, binanggit mo namin ang pangalan mo? Hindi naman pangalan mo. Dito kami pumupunta lagi ni Veronica. Ramdam ko ang kanyang pangangalagas, pagpapahalaga sa akin. Wari ko eh. Ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong sanlibutan. Oh, Veronica. Bakit mo nagawa ito sa akin? Bakit mo ako sinaktan ng labis? Alam mo namang mahal na mahal kita. Iba ang pagmamahal ko sa'yo, kinakula, Seth Shirley. Sige, kagawa.
Dad! Habulin mo ako! Ay! Oo, nandyan na ako. Habulin kita, Veronica. Habulin mo ako! Parang si Veronica. Nandito siya, pero kasama niya si Kagawa na daw. Sige, din lang dalawa. Reka, ang dibdib ko kumikin. Hindi ko kayang tanggapin ito. Para namahal kita, Dun. Hindi ko kaya. Nawala ka sa akin. Mahal na mahal din kita, Veronica. Talagang mamamatay na ako sa sakit. Nararamdaman ko. Ayun sila, nagyagapat. Kailangan magkalis ako dito. Baka abutin ako ng atlaki sa puso. Alis na ka. Napakasakit talaga ng kapalaran ko. Ang babaeng pinakamamahal ko. Sinulot ng iba. At mas matanda pa sa akin. At pangit pa. Hindi totoo ito. Hindi. Tahimik na tahimik dito sa bahay. Palagay ko, mamaya pang dating ng kuya, kailangan ko ang pera para magpapa-highlight ko sa buhok ko at magpapa-manicure at pedicure ako. Hana, doon pa rin ang lalagyan ni kuya ng pera niya. Papasok ako sa kwarto niya. Bubuksan ko kaagad ang drawer niya. Sinasabi ko na eh. May pera. Kukuha ko ng 5,000. Tapos lalabas na ako. Lalabas na ako kaagad. Ops. Ibalik mo yung kinuha mong pera po niyang. Kuya, nandito ka. Talaga. Ikinahihiya kita. Magnanakaw ka po niyang. Magnanakaw. Kuya, hindi ako magnanakaw, Kwan. Mapapatay na kita po niya. Ang sama ng ugali mo. Magnanakaw ka pa. Ikinahihiya kitang kapatid. Hayag mabuti pa. Papatayin na kita. Huwag, kuya. Huwag! Si Bayaw yun ah. Ano kayong nangyari? Bayaw! Bayaw! Kuya! Kuya! Anong nangyari sa kanya? Nako, si Bayaw, binangungot. Patay na! Aligisan, ano bang nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang ang hinahapol ng 10 demonyo na repes. Ay nako, Kagawad. May ibabalita ako sa'yo. Sariwang-sariwang balita ito. Ano namang balita yan, Aligisan? Ano? Alam mo, Kagawad, patay na si Kapitan Karyong. Ano? Patay na si Karyong? Totoo ba yung sinabi mo, Aligisan? Oo, Kagawad. Patay na siya. Aseguradong lalamayan na siya mamayang gabi. Ganun ba? anong ikinamatay ni Karyong, Aligisan? Ano, sabihin mo. Inatake sa puso. Ayos! Kailangan magbunyi tayo, Aligisan. Mamalingki kayo ni Bunjek. Bumili kayo ng napakaraming alak at pulutan. At imbitahan lahat ang mga kapanalig natin. Kagawad, paano yan? E di automatic na si Kagawad Adog na ang kapitan. Ha? Ay, oo nga na. Kailangan magkapag-meeting kami ngayon ng mga kasamahan ko. Pag-uusapan namin
kung anong gagawin kay kagawa na daw para hindi makaupo bilang OIC. Epe, nasabi ba sa unit Tenyente Tiralos ang pagkakakilanlan sa suspect? Opo, Vice Mayor. At ayon kay Fiscal Luz Bimena Aquino, isang witness lang ang kailangan para maikasana ang pag-aresto sa suspect. Ganun ba? Saan kaya tayo kukuha ng witness? Bayaw, may magwi-witness na na magpapatunay na yung hinala din yung responsable sa pag-hack ng mga account ng mga kababayan natin. Meron na. Ha? Sino siya ba yaw? Kwan. Ito, kasama ko. Si Kagawad Adong. Kagawad Adong? Ikaw? Hindi. Duda ako sa taong ito dahil kasambot siya. Nako. Nagkakamali kayo, Vice Mayor. Hepe, ano sa palagay mo? Pwede kaya siyang maging witness? So, palagay ko, Vice Mayor, pwede. Kung ganon, kayo nang bahalang mag-imbestiga sa kanya. Opo, Vice Mayor. At pagkatapos nito ay ikakasana ang pag-aresto sa mga suspect. Sige lang, mga pari ko. Uminom lang kayo. Ang dami pulutan. Sky's the limit. Wala nang magagawa nga doon na yun. Duwag yun Kaya sigurado nga ayaw niyang tanggapin ang pagka-OIC. Pare. Wala. Bakit kaya? Pare, masamang balita. May mga pulis na pupunta dito. At sa palagay ko, nagsumbong na si Adong. Ano? Huwag kayong matago. Walang amin. Hoy! Walang tatakbo! Kundi may mamamatay sa inyo! Huwag niyo akong damay dito. Wala akong kasalanan dito. Kagawad na siyo! Kagawad Gusting! Kagawad Pitring! Kagawad Panol! Kagawad Tunye! Inaalisto namin kayo sa kasong paglabag sa Republican number 10175. O kilala bilang Cyber Crime Prevention Act at Republic Act 11449. Kayo ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o labang sa inyo sa anumang hukuman. Kayo ay mayroon ding karapatang kumuha ng abogado na inyong pinili. Naintindihan niyo ba? Patay! Hindi totoo ikaw! Hindi! Mayor, anong gagawin mo sa amin? Bakit mo kami dinala dito sa gubat? Paglalaruan ko kayo. Tumakbo na kayo at magtago.
Bibilang ako ng tatlo. Itong si Kagawad Dasyo. Kung inabutan ko kayo. Kasalanan pati ito, kayo. Kagawad Dasyo. Mga tarantado kasalanan kayo. Kasalanan ito. Kayo pala ang mga hacker. Kaya buburahin ko na kayo sa mundo. Huwag. Huwag mo kaming burahin sa mundo. Huwag mo kaming patayin, Mais. Hindi kami nauulit. Ay kayo. Takbo na! Takbo! Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Hacker sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!